So magandang tanong natin kanina, no? Are we still connected? Connected pa ba ako sa ating Panginoon? Ayan po magandang pagninilayan nating tanong. At ang pangalawa, nagbubunga ba ako? Tanungin mo ngayon katabi mo, nagbubunga ka ba? Nagbubunga ka ba? Ano kayang sagot niya? Lahat tayo nagbubunga. Pero ang magandang tanong, pangatlong tanong, yung bunga ba maganda? O masama? Yan po ang magandang tanong. Ano? So, ito po ang sinasabi ng Panginoon sa John chapter 15, verse 15, I am the vine and you are the branches. If you remain in me and I in you will bear much fruit. Mamumunga ka ng sagana. Sino pong gustong sumagana? Taas ang kamay. Yan. Lahat tayo gustong sumagana. Ano po? So siguro pag sinabi natin sagana, ang unang pumasok sa isipan natin sa aspektong material at pinansyal. Sino ba naman ang ayaw sumagana sa aspektong material at pinansyal? Pero hindi lamang yan ang aspeto ng ating buhay na dapat po natin pinapasagana. Dahil kung ating buhay spiritual ay sumasagana, sabi nga, seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. Kapag inuna mong pagsumikapan na mapaunlad at mapabunga ang iyong buhay spiritual, susunod na yung kayamanan sa mundo. Amen. Amen po ba? Susunod na ang lahat na yan. Ano po? So, ang pagdinilayan po natin sa gabi ito, yung mga bagay po, yung reality. Ano po? Bilang tayo po yung mga sanga, ano ba yung katotohanan na dapat po nating maalala, mai-remind sa atin pong mga sarili at mapagnilayan po sa gabi ito? Dahil bilang mga sanga, hindi natin gugustuhin na tayo yung puputulin ng Panginoon at itatapon at matutuyo. Kasi kapag ikaw ay tinapon at natutuyo, mawala na ng saysayang buhay mo. Amen po ba? Amen. Sobrang dry na dry ka na. Parang hindi mo alam kung saan ka pupunta. Wala nang direksyon ang buhay mo. Pero kung nananatili kang connected, mananatili kang sariwa. Amen. Mananatili kang fresh. Yes, tingnan mo yung katabi mo. Fresh pa ba yan? Fresh pa ba yan? Fresh, parang bagong linggo lang. So, my dear brothers and sisters, what are the realities? Ano po, we should remind ourselves na dahil tayo po ay mga sanga, ano po, tayo po ay dapat lagi na connected sa Panginoon. So, ito ang pinakauna. Ano po, hindi lang tayo kailangan manatiling nakakabit sa puno, kundi kailangan tayo din ay malinis upang tayo ay makapamunga. Ano po? So, ito yung sinasabi ng Panginoon dito, no? Sa verse 2. Ayan. So, inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga. At kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. So, ano pong ibig sabihin nito? May mga bagay sa ating buhay, mga kapatid, na nagiging dahilan para yung pagiging prosperous natin, para yung pagiging fruitful natin, masuspend. Ibig sabihin, may mga nagiging hadlang para yung bunga na ina-expect ng Panginoon mangyari sa bawat isa po sa atin. At ito yung mga bagay na inaalis ng ating pong Panginoon. Ito yung mga bagay na nililinis ng ating pong Panginoon sa atin. Ito yung mga bagay na pinuputol ng ating pong Panginoon. Minsan, it may be a person. A toxic person in our lives. Minsan, it may be a possession. Ari-arian. Minsan, siguro, yung mga mahal mo sa buhay na inaalis ng ating pong Panginoon na nagiging hadlang para lubos ka makapag-commit sa Kanya at ikaw ay lumago. So, sabi po dyan, ano? Yan. Kahit tayo ay nananatili nakakabit kay Kristo, dadaan at dadaan tayo sa paglilinis at minsan, ito ay painful. Minsan, may mga bagay tayong hawak natin na sa ating pong mga kamay, kasama natin, ano po, inaakala natin na ito ay blessing mula sa Panginoon. Truly, lahat ng bagay na meron tayo, biyaya ng ating Panginoon. Amen. Pero hindi lahat ng biyaya dumadating in a form na ikaw ang tatanggap. Sometimes a blessing happens kapag may inaalis ang Panginoon. Siguro ito yung tao na nagiging dahilan kung bakit hindi ka lubos na makapag-commit sa ating Panginoon. Siguro ito yung pangarap mo na nagiging dahilan para hindi ka lubos na makapag-commit sa Kanya. Siguro ito yung desire ng buhay mo na nagiging dahilan para hindi ka lubos na makapag-alay sa Panginoon ng iyong buhay. Siguro ito yung ugali na nagiging dahilan kung bakit nilalayuan ka ng mga tao. Na nagiging dahilan kung bakit hindi mo naramdaman ang presensya ng Diyos kahit attend ka ng attend sa gawain. Kapatid, maraming bagay na nililinis ang Panginoon sa buhay ng bawat isa po sa atin. Pero hindi natin mauunawaan kung ano yung bagay na gustong linis ng Panginoon, not unless mananatili tayong connected sa Kanya. Tapikin niyo yung puso niyo. Sabihin mo, puso. Puso. Kung may aalisin man. At nilinisin. Ang Panginoon. Ang Panginoon. Hayaan mo siya. Hayaan.
Para yan sa ikalalago natin. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Sometimes, painful talaga ang process. Sometimes painful. Bakit daw painful sometimes? Kasi ang growth at ang bunga nagaganap after ng pain. After ng pain o after ng mga pasakit, after ng paglilinis na yun, talagang masakit yung purification part, talagang masakit yun. But after ng pain na yun, doon mo may experience ang growth. Doon mo may experience na mas maging mabunga. Hindi niyo po ba napapansin yung mga tao nakaka-move on from brokenheartedness, nag-blooming. Wow. Yung mga tao nakaka-move on sa mga bagay na nagbibigay sa kanila ng anxiety, ng depression, ng stress, kapag na-overcome nila yun, nakikita mo mas blooming, mas gumaganda. Bakit? Kasi naalis na sa kanila yung mga bagay na hindi dapat nananatili sa kanila. Ang isang bata, kapatid, habang patuloy ang lumalaki, hindi matatapos na dumanas siya ng tinatawag nating lagnat-lagay. Tama po ba? Tama po ba? Ang isang bata, kapag tumatangkad yan, lumalaki, dumadanas siya ng lagnatin, sumasamahin kayang pakiramdam. No, so, nandun yung pain. Ano po? Kasi nga, without pain, we cannot gain. Amen po ba? Amen. Nakakasunod po ba tayo? So, minsan, itong pain na ito, dinadanas natin bilang pagtuturo din sa atin ng ating Panginoon. Pagtutuwid sa atin ng ating pong Panginoon. Yung mga wrong ideologies natin. Yung mga maling pag-iisip natin. Yung mga maling point of view natin. Kasi minsan, kahit connected tayo kay Lord, iba yung iniisip natin. Ulitin ko po, no? Iba ang gusto ng Panginoon sa gusto ng mundong ito. Yes. Kung ang gusto mo ay naaayon sa gusto ng mundong ito, kapatid, hindi mangyayari yan. Aalisin niya ng Panginoon. Babaguhin niya ng Panginoon. Lilinisin niya ng Panginoon. Bakit? Kasi kung ikaw ay kanya talaga at pinipili mong kay Lord ka, gagawa ng paraan ng Panginoon para maging karapat dapat ka sa kanya. Amen po ba? Nakakasunod po tayo. So, katulad na lang yan, ano po? Sabi nga, no pain, no gain. Ang mga bodybuilders, kapatid, hindi sila nag-gym yung araw tapos kinabukasan, malaki na agad yung katawan nila. O maganda na, pang Mr. Olympia na agad yung katawan nila. It will take years para ma-form yung napakagandang katawan. Ano po? So, it will take years of pain para sila ay mag-grow. Para makita nila yung bunga sa kanilang katawan. Ganon din sa ating buhay spiritual. Kaya kapatid, kapag dumadanas ka ng mga testings sa iyong buhay pananampalataya, ibig sabihin, pinupurify ka ng Diyos. Kine-cleanse ka ng Panginoon. Nililinis ka ng Panginoon. Sometimes, masakit yun. Kasi minsan, hindi mo mararamdaman na nandyan si Lord. Na parang tinetest na kayong faith mo, parang hindi mo pa marinig na nangungusap siya. But after ng kapatid, magiging mabunga ang pananampalataya mo. Magiging mas maganda ang buhay paglilingkod mo. Bakit? Kasi ito din breakthrough sa buhay mo. Amen po ba? Nakakasunod po tayo? Amen. So balikan po natin, ano po, yung ating first pointer. So ang first pointer natin, yan, hindi lang tayo kailangan manatili na nakakabit sa puno, kundi kailangan tayo din ay malinis upang tayo ay makapamunga. At unless tayo ay malinis ng Panginoon, hindi magiging ganap yung mga magiging bunga natin. Ano po? So, nung isang araw po na nag-usap kami ng aking nanay, meron siyang tanim. Marami siyang tanim sa amin. No? So, since nagkaroon ng lockdown sa amin, ayan, sa Pilipinas at sa Manila, marami na naging plantitos at plantitas. Isa na din yung nanay ko. Naging plantitas yung nanay ko. So, nakakatawa kasi wala ka talagang lugar na mapagtataniman sa atin. Ano, sa Pasay, kasi crowded, sa depressed area kami. Pero kapag meron talagang gusto, may parang. If there's a will, there's a way. Nagkumuha siya ng mga taniman na nakasabi.